Hello guys! What's up? What's up? Welcome na naman sa panibagong video. Ngayon, mag-unbox tayo ng kadarating lang. Siyempre, excited na akong buksan ito. Makakatulong ito sa pag-bike check videos natin. Yan. So, umorder ako sa Lazada ng gimbal. Yan. Siyempre, mas maganda ang video kapag merong gimbal. So, nabili ko nga pala ito sa Kim Store. 1,999. Yan. So, ano pa hinihintay natin? Tara, samahan nyo ako. Unbox na natin to. Excited na ako. So, syempre, plastic. Anong gagawin natin sa plastic? Diba, syempre, sirain mo. Parang kasabihan lang daw yan. Pag niregaluhan ka, kailangan sirain mo yung wrap. Ayan, para masundan ulit, diba? Lazada. Yan. Sirain na natin yan. Yung ganda ng packaging, guys, oh. Oh. Siyempre, may ano yan, bubble wrap. Tapos, yung kahon. Yan. Naka-plastic siya na parang, ewan ko pa, ginagamit yata ito sa cake. Tapos, yung resibo. Yan. Resibo, 3 months warranty, 7 days replacement. Yan. 3 months ito. Ito, 7 days siguro. Guys, ito yung ano, yung bag niya. So, para siyang gitara. De joke lang. Yan. So, titingnan natin loob. Dito muna tayo. Yan. Ewan ko, ano ba para saan to? Gel. Basta gel. Ito yung strap. So, pwede natin yung isuot para kapag nagta-travel tayo, suot-suot na lang natin siya. Yan, o, diba? So, may gitara na tayo. So, dun tayo sa gimbal mismo. So, kung makikita natin, Prestigio 3-axis gimbal. Ayan. So, meron ditong horizontal and portrait, manual zooming, 9 to 12 hours operation, portable and lightweight, panorama. Mamaya guys, titimbangin natin to. Time lapse, doubles as power bank. Pwede to power bank. Ayan. Adjustable arm para mabalansin natin. Built-in mounting system. So, sa ilalim, pwede tayo maglagay ng tripod. So, sa kabila, Prestigio. Sa harap, yung picture nung mismong item, iOS and Android ready. Yun. So, buksan na natin. Siyempre, pagbukas natin, yan. Tinan. Ooh. So, pagbukas, uy, baliktad. Ba't baliktad yung pinagkalagay? Yan. Siyempre, meron tayong manual dito. Basahin muna bagong gamitin. Yun, English. English. May cover siya na foam. Yan. Pagbukas natin. Yun, oh. Oh, meron tayo ditong lanyard. Kung ako nagkakamali, lanyard tawag dito. Tapos, micro USB cable for charging. Yan. Tapos, yung pinaka-gimbal mismo. Yun, oh. Oh, di ba? So, dito muna tayo sa gimbal. Ito yung front. Kasi, ganyan hawak mo niyan, eh. Kapag gagamitin mo. Meron tayo dito yung joystick. Left, right, up, down. Power button. Mode. Tapos, yung mode indicator. Saka power LED indicator. Ito naman yung USB. Dito mo i-charge. Tapos ito gagamitin mo as power bank. Ito yung DC in, ito yung DC out. Then sa likod, meron tayong button para sa photo. So kung naka-photo mode ka, pindutin mo lang 'to magpi-picture. Kung naka-video ka, pindutin mo lang 'to para mag-record. Ngayon kung nasa video ka, pwede rin mo 'tong pindutin para mag-picture. Ito, zoom in, zoom out. Yan. And guys,
Dito naman yung ating phone clamp. So dito natin ilalagay yung cellphone. Tapos meron tayo ditong knob para ma-tilt natin. So naka-landscape mode kasi to. So pwede mo tong gawing portrait. So papakita ko. Naka-landscape tayo. So ayan. So since YouTube ang sa YouTube natin to gagamitin, magla-landscape mode tayo. Ayan. Tapos, mayroon pang isang knob nito. Ito naman yung pang balance. Mamaya papakita ko sa inyo. So, kung hindi balance eh, ayan. Dito natin i-adjust. Tapos, may lock nga pala yan, guys. Oh, hindi dinig nyo. Ayan. So, nagla-lock siya. So, mayroon siyang tatlong motor. Bilangin natin yung motor. 1, 2, saka 3. Kaya siya tinawag na 3-axis gimbal. So, 1, 2, 3. Yan. So, lagyan natin ng cellphone para mapakita ko kung paano binabalance itong gimbal. So, mas maganda kung tatanggalin niyo yung case ng inyong cellphone. Ako kasi naka rugged case, tinanggal ko. Para mas madali siya maikabit. Saka mas maibalance natin. Kadalasan sa mga cellphone, tatamaan yung earphone jack ninyo. Kagaya nung sa akin, natamaan yung earphone jack. So, in-adjust ko na lang siya. Ayan, ang layo. Oh. Pag sinagad ko dun yan, pag sinagad ko dito, tatamaan yung earphone jack. Pero may babalansi pa rin natin. Kung napapansin nyo, masyado siyang bagsak. So, luluwagan natin to. Ayan. Pwede mo siyang i-adjust kaliwa-kanan. Ayan, oh. So, pipihitin ko lang to. Ayan. Tapos, mapapansin nyo. Ayan. Iuusad natin. Ito. So, bagsak pa siya. Usad ko. Ayan. So, sumobra. Balik ko. Ayan. So, balansi na siya. Pag balansi na, pwede na natin ilock yung knob natin. So, nilalock ko na yung knob dito. So, pag nalock ko na, na-secure ko na. Ayan, balansi na siya. Secure ko na rin yung isang knob. So, bali dalawang knob yan. So, pwede ko nang buksan. So, ito. Ilo-long press lang natin to ng 3 seconds. 1, 2, 3. So, nagbukas na siya. Ayan. Okay. So, naka-on na yung ating gimbal. Naka-all follow tayo. Ayan, naka-all follow. Ayan. So, isa-isay natin yung... Pag sinabing all follow, pag binaba ko... Tingnan niyo yung camera, cellphone, bababa rin. Pag tinaas ko, ayan, tataas din yung camera. Okay. So, pupunta, kakaliwa ako, kakaliwa naman yung, so, kung saan nakatutok tong usually ito, doon tututok yung camera natin. Tingnan niyo, oh. Yan yung all follow. Ayan, tututok ko sa taas. Tututok ko sa baba. Yan. So, yan yung all follow. So, pipindutin ko yung isang mode. So, kung hindi ko nagkakamali, horizontal lock to. So, pag sinabing horizontal lock, yan. Nakalock lang siya dyan. So, kahit anong gawin natin, hindi gagalaw. Yan. Okay. Sa left and right, susunod siya. Ayan, left, right, left, right. So, ibig sabihin, nakalock siya ng horizontal. Pero pag niyuko ko siya, nakaganyan pa rin siya. Mararamdaman mo yung motor umiikot kasi kinokontrol niya. Pag inangat ko, nakatutok pa rin siya sa horizontal. Yan. So, pangalawang mode na tayo. Una, all follow. Pangalawa, horizontal lock. So, pangatlo, yan. Pangatlo, all lock. So, pansinin nyo, iikot ako doon. Nakalock pa rin sa inyo. Iikot ako doon, nakalock pa rin sa inyo. Yan. Oop. So, lock yan, lock. Kahit anong gawin natin, mas maganda to pag tumatakbo ka. Ayan, o. Oh. Okay. So, hindi siya na, kahit ano nangyari, nakatingin pa rin siya doon. So, yan yung lock sa inyong pangatlo. Tapos, itong
button natin o yung joystick para makontrol natin yung motor. Tataas ko. Yan. Baba. Yan, pinipindot ko to. Then, kaliwa. Ayan, ikot. Kanan, ikot. Yan. Ikot. Taas. Baba. Yan. Ikot. Ikot. Yun. So, babalik ko lang. Sa pag-reset mo, sa pag-reset, guys, usually, ang ginagawa ko, pinapatay ko. Ayan, balanse pa rin naman kasi siya eh. Tapos, bubuksan ko na lang ulit. Yun. Reset na siya. So, balik siya sa simula. Ayan, guys, at testingin natin i-charge kasi bagong bili to, so kailangan natin matesting at para mapakita ko na rin sa inyo anong ano itsura kapag nag-charge tong gimbal na Prestigio. So micro USB. Syempre dun sa DC in tayo. Yan. So yung umilaw. So nakikita nyo nagbi-blink. So ibig sabihin charging 'yan. Yan. Yan no. Oh, 'di ba? Nag-charge na siya. Yan. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung sample video gamit yung gimbal. Nagpa-practice pa kasi ko. So ayan guys, so kung nagustuhan niyo yung aking video, huwag kalimutan mag-like at mag-comment na rin kayo guys kung anong masasabi niyo dito sa Prestigio gimbal. So kung meron man ako nakalimutan, paki-comment na lang diyan sa baba. Yan. So kung nagustuhan niyo yung video guys, pindutin na subscribe button para updated kayo sa mga panibagong YouTube video ko. Hanggang diyan na lang muli. Sa susunod, kita-kits tayo. Bye-bye. Thank you.